Hi, hello, Mahu. Hi, welcome to my vlog. It's me, January Lee, and I'm one kapapan camera vlogger. And so, kumusta po kayong lahat, mga kapatay? And so, thank you so much po sa lahat po ng mga nagla-like, nag-share, at nag-subscribe sa aking YouTube channel. Then, thank you so much po sa lahat po nagpa-follow sa akin sa TikTok. And wow! So, thank you so much po to all the camareros all over the Philippines. Ayan, so, today is the third Sunday of the month. And, of course, alam naman natin na kapag third Sunday na ng January is na sinaselebrate natin ang banal na kapistahan ng Senyor Santo Niño. Pete Senyor, ika nga. Ayan, so, mga kapatid, for how many years, kasi simula ng bata ako, always ako nagsisimba sa aming parokya tuwing kapistahan ng banal na Santo Niño. And usual sa ano namin sa parokya ng Santa, may pinamimigay sila. Ayan, para sa mga bata at syempre para rin sa mga matatanda na gusto rin syempre makakuha ng tinatawag na na-bless siya na tinapay. So, ito tinatawag nila. Ayan. So, familiar dito. Ewan ko lang kung sa Santa Ana lang meron or basta comment down below na lang kung saan po merong namimigay din ng ganito na libre. Ayan. Ang tawag namin dito sa tinapay na to is medyo matigas to actually. Is galang-galang. Ayan. Wow! Galang-galang ang tawag namin dito. Dati, ito hindi siya nakasupot mga kapatid. Nakatali lang to. Tapos, pinamimigay nila. Pero since na nagkakaagawan kasi sa simbahan, tapos na pag nawala, na nasira yung tali niya, nahuhulog siya sa lapag. Tapos naaapakan, hindi na ito kinukuha or kinakain man lang. So, pinamigay nila ito mga nakasako. Sako-sako talaga. Nasa harap sila ng altar. Tapos, nandun din sa tabi nun is yung mga Santo Niño na pinapabless nila. Ayan. Tapos, lahat ng mga bata or actually lahat ng mga nagsisimba, lahat sila ay nagsusuot ng kulay pula. Ayan. Kasi nga, banal na kapistahan ng poong Santo Niño. So, ito. Yan, galang-galang. So, comment down below mga kapatid kung meron din sa inyong parokya or sa inyong bayan na nagbibigay ng ganitong klase ng tinapay. Matigas po siya, mga kapatid. Ayan. Ang tawag namin dito, again, is galang-galang. Ayan. So, parang napaka, ano, tawag dito, yung parang after ng simba, tapos may pamimigay silang ganito, talagang feel mo na, siyempre kapag bata, kapag meron kang tinapay, talagang masaya ka na. Diba? Parang ganun yung inaano natin sa poong Santo Niño. Ayan. And so for today mga kapatid, ayan. So samahan niyo ako at tayo pupunta sa Barangay Santo Niño, San Luis, Pampanga. Na kung saan ngayon ay sineselebrate nila ang kanilang banal na kapistahan. So titignan natin kung paano idadaos ng Barangay Santo Niño, San Luis, Pampanga ang kanilang banal na kapistahan. Actually, ang sabi nila, ang patron nila doon, may nakausap ako na ang patron nila doon ay ang Santo Niño de Pasyon. Ayan, so, eto siya. Ayan. Santo Niño de Pasyon. Tapos, nagtanong-tanong na rin ako doon kasi kung sino ba ang nag-ukit or kung alam ba nila yung historia ng kanilang patron. Ang naabutan ko lang kasi doon is yung mga nag-aayos ng simbahan at yung ibang mga knights. Tapos, ang alam lang nila is na-encarna na yung kanilang Santo Niño de Pasyon. Yan nga, na-encarna na siya somewhere daw in Makabebe. Then, yung kanyang buhok daw na abaka ay gawa rin po sa Makabebe. Tapos, ang gumawa ng kanyang damit na suot ngayon ay si John Pingol. Ayan. Yung suot po niyang damit dyan, ayan, si John Pingol daw po yung gumawa. Ay maganda yung damit. Tapos, may isa silang Santo Niño na nandoon sa gilid ng kanilang simbahan. Yun daw yung isa sa mga luma nilang or sinauna nilang Santo Niño na hindi pa na-encarna. Or napagawa. Ayan siya mga kapatid. Ayan. Tapos, maglalabas ata sila ng procession ngayon and kasama yung si Ma Mary at si St. Joseph. So, parang lalabas sila na bilang isang Sagrada Pamilya.
Then, meron din ako nakita doon na tao dito. Pati may mga poon din naman sila. Medyo may so halina mga kapatid at samahan nyo ko. Panoorin hanggang dulo ang mumunting video para sa banal na kapistahan ng poong Santo Niño o Señor Santo Niño. Viva Señor Santo Niño. Pit Señor. A few moments later. Bulaklak, bibigyan din niya. Para sa bulaklak, no? Hindi nalang bulaklak.